I was there po personally po June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na parang mga barumbado at parang susulong po ng gera, complete full battle gear po. Overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time because mayroon namang healing time. But this time, we want to be heard. We want to be, gusto naming pakinggan. Buti nga, sabi niyo kanya, lahat may boses. Okay, kami may boses, wala kaming kapangyarihan tulad nila. Nasa kamay nila ang kapangyarihan ng bansa. Nasa kamay nila ang kapangyarihan to do what they want. Gitiun sa imong anak, nga naman. Gitiun niya sa mga pulis. Kay dugan niya magkuhan, gawas. Sabi nila na kami itago diri. Gusto nga maulit pa sa among komunidad anak nga may tabo. Justisya lang. Ayaw na sila magadto diri kay wala may sala sila. Pag-isipan, pinag-aralan, talaga pinag-handaan. Ang importante ay walang nasangka. Yung pang-patrust na po, bali ako po yung tumanong na ano niya ba? And in the guise of service of warrants, they went to an area in a farm near Glory Mountain and Prayer Mountain po. Kaninang umaga lang, kaninang 2 a.m. in the morning. What was anyone hurt during that operation, kaninang umaga? Ang amin lang pong nakuha na information through our co-counsel there is kinunan po na tinutukan ng baril at kinunan ng cellphone kaya hindi nakatawag po sa amin. Okay. Sa anong lugar? Tamayong, Kalinan, Davao City. Still in the guise of service of warrant of arrest po. Sa farm po. Directly near Prayer Mountain and Glory Mountain. In between po. Thank you. So, yeah, go ahead, Senator Robin Padilla. Apo, maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Gusto ko lamang pong linawin kasi lagi pong inuulit ng ating mga bisita na yung tungkol po sa warrant at search warrant, pwede pong pakilinaw. Pakilinaw po ng malinaw na malinaw para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Okay, Senator Robin, akala kasi namin nung June 10, meron silang search warrant. Nung dumating po ako mga 6 o'clock, 6:30, kala ko may search warrant sila kasi nandun na sila sa loob eh. Ang ipinakita sa amin ay warrant of arrest lang pala. Kaya nagsabi ako dun sa lawyer na pinadala nila,
Panyera, valid ba yan? Eh, nakaserve na kayo ng warrant na of arrest dito dati ah. 5 times na ata at saka itong sa Pasig, nakaserve na kayo. Meron pa ngang order returning the warrant last June 7 of 2024. Eh, wala daw silang magawa kasi order daw ng kanilang higher ups daw. So, kaya ang ginawa ko, sinamahan ko na lang sila. Kaya medyo mali po yung sabi ni General Torre na hindi daw nakapasok noong June 10. Hindi lang sila nakapasok po, hinahulughug po lahat ng areas, pati nga po doon sa JMC na mga ano, yung school po, yung eskwelahan namin, pati yung ang graduation namin, hindi na lang tinuloy the next days at saka yung isa, maraming mga parents na hindi nakapunta dahil sa takot po. Hanggang ngayon nga po, yung aming law school ay ginawa na lang namin pong online muna. In-explain namin sa mga estudyante. Linawin ko po uli. Opo, ibig niyo pong sabihin, wala po silang naipakitang search warrant. Warrant of arrest po ang dala nila, pero pinayagan niyo po silang maghalughog. After po nung nakita po ninyo na meron pong ano, Senator, yung order po ng dating Pangulo. Yes nung po. Sinabi po ng dating Pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte na hayaan nyo silang makapasok ng matiwasay, opo, hinayaan nyo na po sila. Yes po, at sinamahan ng mga abogado po natin, pati po ako later. Sa lahat po yan? Sa lahat po, hinalughog po lahat ng areas po opo, ng KOJC compound po. Opo, pwede pong pakiliwanag po, ilan po ang hinalughog, pinayagan yung halughugin? In 4 different locations, KOJC Central in Buhangin, Davao City, Glory Mountain po doon sa Tamayong, Kalinan, Davao City, Prayer Mountain, 3 kilometers away from Glory Mountain, at saka sa Kitbog po, Municipality of Malungon, Sarangani Province. Lahat so, po yan walang search warrant? Wala po, warrant of arrest. Ang problema nga namin po, Senator, is it was done simultaneously. Eh, yung rules kasi natin, if you will, yung napag-aralan ko po, eh kailangan meron kang probable cause na nandun yung tao or he is reasonably believed to be there. Eh, paano siya nandun in 4 different locations? So, kaya nga po, medyo nagre-reklamo kami kasi yung batas po hindi nasunod. Maraming salamat po. Chairman, pwede po ako magtanong sa Napolcom? Yes, go ahead. Apo, Napolcom, magandang ano po, magandang hali po. Apo, tanong ko lang po, para po hindi po magkaroon ng kalituhan. Apo, para mas malinaw po sa ating mga kababayan, para hindi po ito sakyan muli ng mga mahilig maggawa ng fake news. Apo, linawin po natin, meron po bang sa palagay po ninyo na dahilan talaga na magreklamo ang ating KOJC na hindi po talaga sinunod ng ating mga bayaning pulis yung tinatawag po nating rules of engagement? Sa palagay po ba nyo, ito po ay nalabag kasi ang sinasabi po ng KOJC, wala naman po silang dalang search warrant kundi warrant of arrest. At hindi po malinaw na alam nila talaga na naandoon ang hinahanap po nilang sabi nga po ng mga kapulisan ay pinaghahanap ng batas. Ano po ba ang katotohanan dito, mahal naming na Polcom? Marami pong salamat Ginoong Senadora Robin Hood Padilla. Ganun din po sa Ginoong chair ng committee. Alam po ninyo yung ginawa po ng police doon ay nag-serve ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest po ay magagamit pong hanapin yung taong tinutuhoy doon sa warrant of arrest. Sa nakita po namin, hindi lang po isang tao kasi po yung tinutuhoy ng warrant of arrest. May mga kasama siya. Kaya pwede pong hanapin yun kung saan man yung ilan mga taong kinaukulan yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Ngayon, kung saklaw po ng warrant of arrest yung lugar na kung saan pwedeng ma-serve, pwede pong hanapin yung tao.
hindi po naman hinahanap yung gamit. Ang hinahanap po yung tao. Kaya sa katunayan nga po, nasasaad din sa rules of court, doon po sa service of warrant, pwede po talagang pumasok kung hindi sila papapasukin sa ano. Tinalakay po natin yan nung pinag-usapan yung hearing doon sa pagsiserve ng warrant, doon sa Pandebulacan. Dito rin po sa hearing ng Senado, sinabi namin kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng NAPOLCOM doon sa video footages, lumalabas naman na naka-restrain yung mga pulis nga. Sila yung ni water cannon, sila yung napagbuhata ng kamay, kasi nga, kahit na ating dating pangulong, sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din nagkakasundo na talagang pwedeng pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. Alam po. Without permission of Senator Rubino Padilla. So, mabilis ang usapan. PNP, sinong pinagdudahan nyo at that time that you personally believe nandoon sa Prayer Mountain? Sinong nandoon? Because Pastor Kibuloy, kung siya talagang, sabi nyo, hindi lang siya ang target ninyo. Kasi kung siya ang target ninyo, he cannot be omnipresent in all those location that you are searching for him. So, ganito, limang locations ang simultaneously ni-raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest. Sino ngayon ang hinahanap ninyo doon sa unang-una, yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Sinong hinahanap doon? Sir, Your Honor, our chairman, wala po sa akin yung listahan ngayon, but I just want to clarify, anim po kasi yung warrants of arrest, anim. Hindi lang po si fugitive Kibuloy ang hinahanap natin, but five others po na co-accused niya sa non-bailable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition, because as alleged by Attorney Turion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong lima hinahanap ninyo doon sa limang lugar din. Dapat klaro ang impormasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung it's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yun na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo si Pastor Kibuloy lang. As you have said, anim ang hinahanap ninyo. So I tend to believe na yung anim na yun distributed sa limang location. Kasi you cannot be present in every location. Di ba? That's really true, our chairman. No? Ang sinasabi ko nga doon sa warrant of arrest at pwede silang tumakbo anytime. Ang anong po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports na hindi wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. And dito po yung mga anim na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now, out of the 6, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ay, isa po lang? Nakakulong po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-bailable offense po siya. Yung lima kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa. Wala po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. That's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair. Yes, go ahead. Carlo po. Katil. Yes, Brother Carlo Katil. Yes po. Thank you po, Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters.
our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So I don't think so, they don't know what really happened. I was there po personally po June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na parang mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marvin, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay yung mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila nakinig. They really pushed themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Po nakita nyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary ng mga bata, matanda, na until now po ay natutroma. Kayo po, Mr. Chair, mga officialis, may mga anak po kayo. May mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam paano po, ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple lang po hingi namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our kingdom property administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ni isa sa kanila, hindi man lang po tumawag kay Mayor President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for four times, pabalik-balik na po sila dyan. Eh. Nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant-warrant na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga police po nila doon, nakakalat, tinadtad po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, sir, ano pong pangalan, pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung police ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng police, pwede po iskalawag, pwede po preso na pakawala, damitan po ng police, magpiring, wala po makita mata, magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number, wala pong may pakita, magtakbuhan po para po walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint, hindi po, 24 hours po, nandun po kami sa harap, nakabantay po, kami po ang nakasaksi. And then may kakulangan po pa tayo ng police. Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound, lahat ng mga police. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga Barracks pa. Nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir. Ano pong gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, na pag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Kaya hanggang ngayon nagbabantay po kami. In disguise po ng police visibility, in disguise po ng pa-checkpoint po ninyo, hindi po kami mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pakay nila. Tinatanong namin, bakit kayo nakatakit ng mukha? What they did po, sir, tinotraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Alam mo,
I've been a Davao City Police my whole life bago ako naging Chief PNP, bago ako napunta ng krami. At noon, kapag kami magkakandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may police diyan nagkakandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nakakandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davaoino pala ay matititerrorize na pag nakakita ng polis na nag-checkpoint. So it's sudden me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Ganun na pala ang tingin ng sir. Mataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. And we are just living there peacefully po. And then we are just asking simple questions. Karapatan po namin to get their names po. Yeah, pero, karapatan po namin yan, sir. Sana ngayon, ha, ngayon. We are living in a different circumstance. Very different ang circumstances ngayon natin. Kaya ako yung nakiusap sa inyo at saka sa mga membro ng inyong simbahan. Please do not totally detach yourself from the police. Huwag na huwag sana kayong totally mawalan ng respeto, mawalan ng ng trust sa kapulisan natin. Please, ako, nakiusap lang ako. Pareho tayong Tagadabaw eh. Pareho tayong Tagadabaw. Ako masakit sa kalooban ko na yung police pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we build that trust between the police and the community for a very long time. Alam kasi natin yung policing doctrine na the police is the community. The community is the police. Mahal ng police ang kanyang komunidad. Mahal ng komunidad ang kanilang police. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. E ngayon parang kalaban ng police ang community. Kalaban ng community ang police nila. Sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. There's only, ang ating hinahanap is only 6 na mga suspect. Pastor Kibuloy and 5 others. So sana, in your quest na mahuli itong 5, you do not alienate the whole Davao community from the PNP. Yun lang sana, paintindihan natin taong bayan. Ito lang ang may warrant, ito lang ang aming hinahanap. Masakit man sa kalooban ninyo, pero trabaho namin ito ng police na talagang i-implement ang warrant dahil we have to enforce the law without fear and favor. Fair or favor, yun ang gawin namin. Pero as the way I heard it, the way I observed, na parabang Nick, na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job, it's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun lang pagkausap ko because nag-retire ako na police Davao talaga. Iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community. And my community was very proud of the police. Anim na tao ulit yung nahanap natin. Hindi suspect itong buong Davao community. So huwag natin silang kalabanin. Huwag natin silang i-alienate from us. Balik natin. Sir, excuse me po. I will recognize General Marvel after you. Please go ahead. Good afternoon po, Sir Marvel. I really want to talk to you. No. Yeah. No. Just address to this chairman. Okay. Yeah, Your Honor. Yeah, go ahead. I want to talk to you. Yeah. For Marvel. Yeah. Police officers, we love you before. Not only police officers, dito sa akin, but men in uniform, we love you before. Why? We are religious people and we are before secluded to the outside. But because of maraming mga kakahaka sa amin doon,
sa loob. Baka nagsisabu kami, yung may haring sa loob, etc., etc. In fact, it was former Rodrigo Duterte advice. I will cut you short. Yes. Hindi ako naniniwala na nagsasabu kayo sa loob. Laruhin pero ko. Yun ang haka-haka. Yes, hindi sir. Hindi mangyayari yan. Yes, kahit ipahir. From my wildest imagination, hindi ko maisip na kayo gumagamit ng sebo. Yes, hello, sir. So I don't tayo, you, sir, ha? Oo. But yan ang naririnig namin noon pa. In fact, it was President Rodrigo Duterte, the former president, to advise us, Pastor, please open your gates to others para makita naman nila kung ano kayo nasa loob. So it was Pastor also who oriented us. Parang igi-orient na kami na we cannot detach ourselves to others. We might be there, pero kailangan nating ipakita. Kasi sabi niya, let your light shine upon men that they may see your good works. But they cannot see the good works that the kingdom is doing. So, balik tayo doon sa mga men in uniform. It was this group that Pastor embedded into our hearts that we should love. Why? Anong sabi niya? Ito sila ang nag-lay down ng kanilang buhay to protect our country. Hindi kami familiar sa mga men in uniform before. But we started following paso. Kaya pag nakikita namin sila sa daan, mga ganun, nagbibigay kami ng food. Alam niyo yun, nagbibigay kami ng food, etc. But sorry to say, Mr. Marbel, true ba to? Senator Bato, sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time because mayroon namang healing time. But this time, we want to be heard. We want to be, gusto namin pakinggan. Buti nga, sabi niyo kanya, lahat may boses. Okay, kami may boses, wala kaming kapangyarihan tulad nila. Nasa kamay nila ang kapangyarihan ng bansa. Nasa kamay nila ang kapangyarihan to do what they want. No? Sabi nga ninyo, nag-serve sila ng warrant of arrest. Given. Kung may kasalanan, sige. Allegedly. Kung may kasalanan, warrant of arrest, go. In fact, Senator, gi-challenge ko sila. If you want to know who we are and what we are, come live with us, libre. Pero nag-expire na yung challenge ko sa kanila. Hindi na pwede ngayon. So, come live with us so that you will know who we are and what we are. Sabi kong gano'n, hindi kami dito prostitute, hindi kami bangag, walang tunituniladang shabu sa aming lugar. Yun lang, allegedly, nandyan yung mga iwawarant ninyo, arrest ninyo. Why will you put into compromise and risk public safety? We are part of the public. We are a community there. Thousands. May mga bata. May mga matandang palyati. May mga senior citizens katulad ko na nakatira doon. For how many long years we've been then? We are toiling that property by blood, sweat, and tears. Tapos maririnig namin na i-invade, kukunin. Kayo, Sir Senator, what will be your first reaction? Ilang beses sa lang nag-serve ng warrant of arrest? Out of respect, with due respect, Sir Marbel, sa mga tauhan mo, we receive them, sir. With due akin. Respect. Dito sa akin. Sige. Sir, sorry. I'm not used to it. That's one. So, we receive those yung mga warrant na deserve nila. But this time, from the words of Sir Abalos, nagserve naman kami ng warrant of arrest, parang kami pang may kasalanan. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Correct, ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Doon kami. Pero iko-contest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant. Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob niyo kami in a horrible and terroristic way. Bus loads and truck loads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga kagbawan, ikaw sir, lulusubin ka ng, what will be your first reaction?
Aba, ibibit-bibit kami ng bibiya tapos, oy, sabi sa word of God, ganon? No! Kayo, may mga pamilya kayo, what will be your first reaction? Of course, we need to defend. Tapos sasabihin pa na, ano, ginawa naming shield ang men and mga bata doon. It's not, we are shielding our property. We're just executing our rights to defend our property. Mm. Tapos, ganun pala. In fact, sabi ko sana, mayroon kayong proper na ano, na document. O sige, may search warrant kayo. Sige, pati septic tank namin, i-open namin sa inyo. Silipin ninyo lahat, i-guide namin kayo. Saan ninyo gustong pumunta? Sir, sabi mo na, time will ibalik ang respeto sa kanila. Doon kami, nandun pa rin sa kaibuturan ng puso namin, nandun pa rin ang respeto. But, ang hurt at ang hurt na inflict ninyo, tuwing nakikita namin ang mga bata namin, in fact ngayon, Senator, nag-organize kami ng psychometrician. Kasi yung mga bata, makarinig lang ng mga wang-wang ng mga pulis, manginginig. Even I, sa katandaan ko ito, pag marinig ko ang kanilang wang-wang, I cannot explain my feeling. I want to hate, pero hindi pwedeng i-hate. Yan, ang mga nanay namin, gusto namin ilabas dalhin sa doktor. Ayaw, kasi yung mga pulis sa labas. Noon, pag makita namin ang pulis, tama yung sinabi mo, we are happy. We feel secured. You people, we feel secure because you are there. No? You are there sa kalye. Nagbabantay sa amin. But now we don't feel secure. Nandun sa vicinity, yung iba sa kadamuhan. Tapos may mga drone doon na nagsisiliparan. Kahit sa bundok, sir, mayroong drone. Mayroon pa doong mga foreigner. Itim, puti, nagpapalipad ng drone. So, what are we now? A divided nation? A divided Filipino citizen? Kung we feel insecure para pala kayong marawi siege doon? May mga puti yes, na at parang ganun. Mga foreigner na nakasali sa operasyon? Mayroon. Ha? Oh. Pumupunta doon in the guise of mayroon pa sir. Yung kino-question ng mga intel ninyo doon sa amin, nasaan ang kuweba? Nasaan ang tunnel? Eh, pati kami, ha, anong tunnel? Anong kuweba? Eh, kung tunnel ang hinahanap nila sa Diwalwal, marami doon, Senator, wala doon sa amin. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you for that. Our chairperson. Yeah, you may respond. Can I be allowed to for a police? I have something, but I cannot. Can maybe allowed that I should leave the con. But can I read a simple message? Go ahead. Continue. Unang sir, nagpapasalamat po ako dun sa inyo at dito sa ating committee, and of course dun sa tao natin nagpakita po ng video. It only showed that we not more than maximum tolerance ang pinakita niyo pong pulis kahit nabasahin na masaktan. Talagang we followed po. We have yung mga body cams na meron po kami. And sabi ko nga dito sa Directorate for Operations, na ipakita natin body cams if we really violated any human rights. But what we saw right now, talagang that's a human rights sa mga pulis natin na nasasaktan, yung binasa natin. And that's against yung rules 113 ng Section 11. No? But I've already si Vice Chairman Bernardo also already spoke regarding this. With regard po dun sa valid warrant sa Faris, just make sure na valid po yung warrant sa Faris na to up to now. No? You have 3 months na dapat na motion to quash. Not against us, but dun sa RTC branch 11159 na Pasig City. No? And it was filed, not other people, but your own people from KOJC who filed a case against Fugitive Pa Kiboloy. So, second, sir, yung number second, we have already a case against the ombudsman, and we will be answering that in the proper forum po. All the violations na sinabi po nito, it's already filed in the ombudsman, and sabi ko nga, we will make a proper forum po, but we will answer it.
and the second sec, and this is the last. And I assure, as a chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100%, and the 4 others. Nandito po kami, and you will see na we follow the rules, human rights. Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. We assure you po. Maraming salamat po. Thank you, General Marvel. I can, I just would like to react that it's unfair for them naman na i-require nyo muna sila na isurrender si Pastor Kibuloy para maging peaceful ang Davao. Parang ganon. No, sir. Para maging normal ang lahat. Hindi, sir. Sabi ko, nobody, you know, ano, sir. For all you know, even President Duterte, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Hindi alam kung nasaan na ngayon. Lahat. Ako mismo, I was trying to keep in touch with Pastor Kibuloy nung lumabas yung kanyang warrant. I was trying to contact him, pero wala. To no avail. Hindi na talaga makontak. So, unfair din na gawin natin requirements sa kanila dahil they are only ordinary members of the church. So, I think it's high time. It's high time before you leave. It's high time na you also exert effort na sana gumanda, bumalik yung pagtitiwala ng komunidad at ng police doon sa Davao City. Tutulungan tayo. Ako mismo. Tutulong ako. Ay, dati akong chief PNP. Dati ko kayong mga tao. I care about you. And I also care about the people of Davao City. Lalong-lalo na itong mga membro ng QJC. I really care for them. Mga kababayan ko ito eh. I also care for you. Mga tauhan ko kayo dati. So sana mabalik natin yung trust. Samahan ng police. For all we know, isa, di ba? Accounted na yung isa. 5 na lang yung hinahanap nyo. And yung 5 na hinahanap ninyo, because you cannot do otherwise dahil trabaho ninyo yan. Hanapin talaga nyo yan. Dahil because order dyan ng korte, kahit na masakit sa kalooban ko bilang kaibigan ko si Pastor Kibuloy, na hinahanap ninyo yung kaibigan ko, wala akong magawa because may warrant of arrest siya. Trabaho ninyo yan. So ang akin na lang is, you concentrate doon sa hinahanap ninyo without unduly antagonizing the people of Davao City.